Storage Field Shop, no, from Tarlac City. Dalawa po ang aking churches na administrative pastor po ako sa dalawang churches, sa Villa Bacolor at sa San Pascual. I was invited by Dr. Miller Tadeo, at ang una kong itinanong sa kanya, ano ang magiging benefit at para makakatulong ang chaplaincy sa ministry. Nang sinabi niya na kasi alam niya na I love evangelism, sabi niya makakatulong sa iyo yung sa evangelism kasi magkakaroon ka ng ano sa mga barangay, magkakaroon ka ng connection. Tapos ganun. So yun po, nagustuhan ko. At ano, I also want to serve sa mga ano, mga nalulunglong sa ano, sa drugs. Gusto kong magbago ang buhay nila. Yun po. Maganda pong advocacy yan. Salamat po sa inyong concern sa ating mga kababayan, Sister Jopilda. Now, let's hear from Renald, Brother Renald Lagrimas. Good evening po sa kanilang lahat. Good evening, Doctor. Ako si Pastor Renald Lagrimas, Senior Pastor ng Disciple 360 Ministries International dito po sa Imus, Cavite. Ako po ay sports chaplain at the same time ay chaplain po sa DepEd Imus. We handle and cater to 42 public schools dito. At ang desire ko, bakit ako nag-enroll, ay para lalong ma-enhance at maging mas ma-improve pa ang ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yes, salamat po, Brother Reynald Lagrimas. We thank you for having you in this class. Brother Febe po ba ito or Sister Febe? Andyan po kayo. Pastor Febe po, good evening po. Yeah, good evening po. Yes, ako naman po, balik acting pastor po sa World Christian Fellowship, Moving Church po dito sa Palapala, and Good Soil Bulihan Church po sa Silang. At ano po, bali nag-involve po ako sa chaplaincy para po ma-expand po yung ministries kasi hawak po namin mga young people po at saka yung children ministry. So may mga ano din po kami ng mga sa church planting po, like sa mga tribal po sa Mamanwa. So ngayon po yung ano kasi pagkapaliwanag po sa amin ni Chief Chaplain ano po Rodel Manso po, ano malaki daw pong maitutulong sa ano para po mas mapalawak pa po yung ministries. Yun po, thank you po. Yes, tama po yun. Mas marami tayong alam sa batas, kasi po yan ay may kinalaman sa ating posisyon o sa ating advocacy, no, kung maintindihan natin yung mga batas. Salamat po, Sister Febe. Now let's hear from Emmanuel, Brother Emmanuel Gallardo. Good evening po. Good evening po, Doc. And good evening po to our colleagues. Ako po si Pastor Emmanuel Gallardo. I'm based here po sa Alabang, Muntinlupa City. And I'm the pastor of Jesus at the Center Christian Church. I'm also working in a private dental company as an admin officer. The reason po na pag-enroll ko po dito sa chaplaincy school first is to equip myself more. And as we all know, yung chaplaincy po, this is a program na kung saan ito po ay para po makakonect tayo sa mga institutions in the government. I believe that if a minister is equipped and also po nakakonect po tayo sa mga institutions or sa mga heads, mas lalo po tayo magiging effective kasi po nakakonect na tayo sa mismo sa head, working in a government setup, sila na po mismo yung magbibigay ng order. Kasi kung sa baba po tayo magagaling, mas mahirap pa po tayo makapenetrate sa mga offices po. Pero if tayo po ay ordained as chaplains, tapos may endorsement pa tayo from the lawful institutions po na ating government, mas mapapalawak pa po ang kingdom po. And of course, it's also a privilege din po to sit under our esteemed professors po from our School of Chaplaincy. Example po, kayo po, Doc Basso po. Maraming po salamat. Salamat din po.
Kinagagalak namin kayong makasama dito, Brother Manuel Gallardo. Now let's hear from Sister Gladys Rodriguez. Studies. Hello po. Good evening. I'm Gladys. I'm a local missionary and working din po ako in pharmaceutical company as a district manager. And yun po, nag-join po ako dito sa chaplaincy para mas ma-equip po. And yun po, magkaroon ng connection para po ma-enlarge pa po yung mga ministries po namin. And lang po. Ayan. Thank you. Thank you, Sister Gladys. Glad to have you here. And Dr. Luke. Dr. Luke, are you there? Hello, good evening. Good evening po. Is this your full name? Yes, my name is Dr. Luke Chinedu. Chinedu, okay. Go ahead, sir. Introduce yourself and your organization. Thank you so much. Nice sitting under your tutorage. My name is Reverend Dr. Luke, a Nigerian national. Nigerian national and a senior pastor of Grace Arena Missionary Chapel, Anglican Communion here in Imo's Capital. Being part of chaplaincy organization and the police chaplaincy in all the countries I have been, I'm delighted to be part of this noble platform and the chaplaincy school to be acquainted with also the cultural mission and the things that needed to be known in order to integrate the mission in the Philippines. And I found the topic of your lecture very, very interesting. As a foreigner who is working here in the Philippines, the cross-cultural or the culture of the Philippines is one of the aspects that a foreigner will be equipped with in order to serve very well, serving between the foreigners and the citizens. So thank you so much. Thank you, Dr. Luke. Puntay tayo, may foreigner pala. Mapipilitan ako mag-English nito all the time. But the slides is presented in English, Dr. Luke. I would just have to explain it also in Tagalog. Huh? I hope that's fine with you. Thank you so much. How long have you been here in the Philippines? About 4 years. 4 years? Oh, yeah. Is it safe to say that you understand most of our Tagalog language now? Very, very little. Okay. The common words like kumusta ka, words like that. You know that already. Yes, sir. Yeah, okay. Thank you so much. Glad to have you here, Dr. Luke. Thank you so much. Okay, let's hear from Pastor Ervihon Labador. Ervihon Labador. Oh, hello po, Doc. Go ahead. Take a step. Go ahead. I'm from Camiguin Province in Mindanao. Then I'm Pastor Ervihon Labador. And then I'm host pastor and then Sagay Christian Alliance Church in Tamako. And for me, he said Doc Rodel invite me for the school in Chaplaincy because marami po, nakita po niya palagi yung post ko po na nagmi-ministry po ako naman sa mga police. Dahil po, sabi niya, pwede ka mag-school ng chaplaincy para marami ka pang mapasukan ng mga government. Yun po, naka-convince po sa akin. Yun po, nag-school po ko. Matagal-tagal po ito nga di-convince ko po niya. And then ngayon po, pumasok po talaga ako ng chaplaincy ngayon. Maraming salamat po. Very good. Salamat po, Brother Ervihon Labador, for your desire to serve our countrymen. Now let's hear from Brother John Buha. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. So, yes po. Rinig po ako.
Yes, go ahead. Yes po, Pastor John Buhat po ng Muntinlupa. Nang mabuhay kasi ng assembly, and I joined po sa chaplaincy. Last year po, I have received po na impartation ng Lord that our church led into loving family and loving community. And in loving community, it's part of transforming the people. I mean, transforming the community. And how can we, as a church, be part of that kung wala kaming access? And then, aside from that, naka-attend po ako ng mga ilang conference na nagdi-deal po talaga about transforming our community, our barangay. And then, bigla po dumating po ang Pearl of the Orient. Sabi ko, Lord, thank you po that you are leading us and directing us into your purpose of to be part of transforming our community. So basically, yun po yung pinaka-reason. Yun, very good. Thank you. Pastor John, salamat. Brother Rodrigo Corpus, I'd like to hear from you now, Brother Rodrigo Corpus. Yes po, magandang gabi po sa atin lahat. Ako po si Pastor Rod, Pastor Rodrigo Corpus ng Tansa. Jesus, the Life Changer Church. Yes po, from Cavite po. Actually po, ako po ay ano, church planter. So I have already planted two churches, JLCC Springtown at saka JLCC Nobileta. Therefore, ay gusto ko pa pong mapalawak ang aking kaalaman para masyado ko, mas lalo kong may apply ang Great Commission dahil yun ang aking goal. Yeah, very good. Thank you po. Yun po talagang target ko po. Yun lang po. Salamat. Ilang years nyo po ginagawa yan, Pastor? Ano po, kahit na hindi po ako Pastor, ginagawa na namin po ito ng misis ko. So, I continue when I graduated at PBTS. We continue hanggang ngayon po. So, I decided to go to Pearl upang lalo ko pang mapalawak ang aking nalalaman at for the advancement of the kingdom of God. Very good. Salamat po, Pastor Rodrigo Corpus. Now, let's hear from Brother Nelon Balasabas. Brother Nelon Balasabas. Doc, direk po ako. Yes, loud and clear. Okay, ako po si Brother Nelon Balasabas. Ako po isang guro. Ako po ay tinalagang chaplain ng Paliparan National High School. At sa kasalukuyan, kami po ay may malaking trabaho na ginagawa ni Dr. Manso. At ang buong Paliparan National High School ay maaring magkaroon kami ng slot once a week. At napakalaking trabaho po ito. So, nandahil sa Pearl of the Orient, ang matagal ko ng panukala ay nagkaroon ng katuparan. Ako po ay isang head teacher ng edukasyon sa pagpakatao sa Paliparan National High School. Wow! Yan po, salamat po. Very glad to have you here, Brother Pastor Nelon Balasabas. Now let's hear from... natawag na ba natin si Brother Larry Garbida? Natawag na natin. Yes po, Doc. Tapos na po. Meron pa isang pumasok. Yo, si Pastor Bobby. Pastor Bobby Rafael Martinez. Welcome po. Please introduce yourself, your organization, and your advocacy, and the reason why you joined the chaplaincy program. Pastor Bobby? Pastor Bobby Rafael Martinez. Final call. Good evening po. Good evening. Ayan. Go ahead po, Pastor. Lolo ko po yun eh. Ako po ay kasalukuyan nagpapastor dito sa Nobileta, Cavite. At ang aking advocacy po ay mangaral po sa Calle Street Evangelism at sa jail ministry po ng
Cavite at Noveleta po. Hopefully, kung lolobi ng Diyos ay makapasok po ng BGMP para po maabot po natin ang mga nakakulong. At ako'y naniniwala po na kahit sila ay nandoon na pinarurusahan, ay kailangan din nila ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Opo, yun lang po. Maraming salamat po. Oo. Kaya naman sila nandoon kasi hindi nila kilala si Jesus Christ. No? Amen po, amen. Yun po ang kanilang maaring hindi napakilala sa kanila yung ating Panginoon. That's why nandoon sila. So malaking bagay po na matulungan niyo sila. Maraming pong salamat sa inyong advocacy. Okay? Amen po. Yan po. Salamat po, Pastor. Oh, balikan natin yung ating slides. If you know this man, this is the man who introduced democracy to the Western world. No? And he said that you will only understand things in the terms. Okay? As long as you understand the word, a certain word, that begins your wisdom. Okay? That begins your wisdom. And this man introduced the rights of the people, the natural right that we have. This is the man who introduced it to the world. Okay? Because if you remember ang ating history, we have a background of having kingdoms government, no? Kingdom government in our history. So even the country where Socrates came from, the Greece country, is also a king. We will have to specify or define the difference of a kingdom and a democracy government, democratic government. In a kingdom government, only the king are being followed by the people. So whatever the words given by the king, that is the law. No, he actually has no congress. No, in a kingdom government, there is no congress. Only senate. And it was perfectly practiced by the Roman Empire. So, in order for us to understand the democratic concept between the democratic and the kingdom concept, we need to define each of these. Okay? So, in the kingdom government, there is a king, a ruler, one man ruler, which words becomes law automatically. And the perfect model Roman Empire. He has a council that is called church. The church is actually, in Greek word, is ecclesia. And ecclesia is a group of people which we now know as the Senate, the senators. These are the people who, the group of people called senators, who implements the mind of the emperor. Okay? Who enforces the laws of the king. That is a kingdom concept. Kaya you will be surprised to know that Jesus Christ came at the time when the Roman Empire was in power. No? It's a perfect timing for the people to understand what he was saying, because there was the Roman Empire whom plays the role of a perfect model for a kingdom after the throne of King David,
Okay? So, you know that the difference in deal, when you deal with God and with, when we deal with the government of man, we need to understand first the kingdom concept of God. Okay? Now, and before we proceed, we also need to be like, to be like a children who knows nothing. Okay? Let's start this session with a with an attitude of a child who knows nothing. That even this man, Socrates, taught us, or he told the world that he knows nothing. Okay? He knows nothing. That's why he always asked the question, why? The world is when this man introduced our rights. Okay, so this man is very powerful because there were kingdoms before this man spoke about our natural rights. The rights to choose the leader, the rights to choose the rights to be happy, the right to be to be liberated, or the right to be informed of everything. This man taught us the very important rights inherent to us as human beings. So this is what we will discuss today. So in order for you to understand the next lectures that will be presented, that we will be presented to you, in order for you to understand those things, you need to be to have a childlike attitude. But you don't, you need to feel some space for the new information. Okay? And forget for a while what you have learned before. Okay? So if you are confused with the new information you will hear later, just ask it, and we will try to answer it and clarify. Okay? So let's begin by understanding the word constitution. Simply put, constitution is a law. It's practically a set of law. And it's practically an agreement between the government and the people. Okay? As I mentioned a while ago, yung government is very powerful. So it has to have limitations, not to step on the right of the citizenry. Okay, so let me hear some participation from you to read this. Hold on, I don't see the don't see the participants anymore. Can I ask Brother Larry to read constitution, Larry? Yes, po. Yeah, please. About the meaning of constitution, Doc? Yeah, please, please, pakibasa lang. The constitution is a set of fundamental laws and principles that establish the structure and functioning of a country. It is the most important legal document of a nation and outlines the rights and duties of its citizens as well as the responsibilities of the government. The Constitution typically defines the form of government, the powers of the state, the separation of powers, individual and collective rights. It serves as the basis for the legal and political system of a country, ensuring the protection of the rights and freedoms of its inhabitants and providing a framework for peaceful coexistence and societal development. And development. Apo, okay. And development. Thank you, brother. Welcome. So, po. Yeah. So, simply put, the Constitution is a group of fundamental laws and principles. Principle, the word principle, no? That's clarify this word. Principle is actually first law. It's from the word prince. Let's check the etymology of every word, where it originated, where it started.
principle is from the word prince, which means first in line to the throne. No, we hear some the sons and daughters of a king are called prince and princesses, which actually means first in line to the throne. And combined with the word pos, it's actually from the Greek word means, which means principles, the first law, no? First law. When we say first law, it was established even before the human beings were created. When we say principles or first law, it's a set of laws that is also called natural law. So don't forget that. It's also called natural law, principles. You can check that from Wikipedia or in Google. So from the word fundamental laws, the word fundamental also means the foundation, setting the grounds or the foundation for these laws or policies that will be created later. No, it's a fundamental or foundational law, okay, that establishes the structure and functioning of a country. Because without the law, there will be chaos. Okay, so always remember, when God started building a country, when God started building Israel, paano niya inumpisahan yung pag-build ng country? He started it with the Ten Commandments. He started it with the law. Okay? And the very first law in the Ten Commandments is all about Him. Diba? Pansin nyo? Before He started to build a nation, He started it with a law by giving them the Ten Commandments. The very first law is all about Him. Okay? And the second paragraph here says it is the most important legal document of a nation because it outlines the rights of its citizens. It's not only contained the duties of the government, but also the duties of the citizens. Okay? And also in this law, the rights of the citizens are given. So there are rights given by the human law, but there are rights already given by God. Okay? And those are the natural rights described by Socrates. He cannot, when you study Socrates, though he's not talking about God, he knows that there are rights being established or inherent to our existence as human beings. Okay? And remember that in a kingdom government, whenever you say something negative or against the government, it is already equivalent to the punishment of death. Okay? Because you cannot oppose the king's law. You are not entitled to it. The citizens have no rights to oppose the king's law. Okay? That's the difference when we deal with the kingdom government and the democratic government. We will not talk about communism. We will not talk about the other forms of government. We will just focus on the kingdom government of God and to the democratic government of the humans or the human beings. Okay? And also in this constitution, it defines the form of government, the powers of the state, the separation of powers, individual and collective rights. So ano ba yung gusto natin mangyari sa gobyerno natin? Nilalagay yan doon. Ano ba yung, sino ba yung may power na ganito? Ano yung power niya? So in our constitution, existing constitution, we have three branches of the government. Ano ba yung tatlong branches natin? Who can answer? Class. Executive, legislative, and judiciary. Ayun. Executive, legislative, and judiciary. Anong trabaho ng executive? Who can answer? Anong trabaho ng executive? They say that... Lawmaking.
lawmaking body? The lawmaking body is the lawmaking body, yung legislative. Yung ating mga congressman at senador. Yun yung nasa Congress. Lawmaking body, legislative. Okay, how about the executive? Overseeing body po. Yeah, Emmanuel, Brother Emmanuel. Enforcing the law made by legislative. Legislative. Okay? Ini-enforce ng executive level or executive branch yung lahat ng law na naipasa ng ating legislative. Implementing pala. Okay. Implementing branch ang executive. Sino nasa executive? President. President. Okay? Siya Vice yung President. Vice President and so on and so forth. So, pati mga government agencies natin, ng mga departments, bureaus, etc. Lahat yan ay under the executive branch of our government. Sa legislative, ito yung mga lawmakers, congressmen, senators, the group, the branch of government that establishes the law. Okay? At yung mga law na gagawin nila, pwedeng pa-mute mo na, sister, sino yun? Para hindi tayo ma-distract. Yan. Yung mga law na gagawin ng Kongreso at ng Senado ay dapat naka-align sa konstitusyon. Alam niyo ba yon? Hindi sila pwedeng gumawa ng mga or Republic Acts or Presidential Decree or Executive Order o anumang policy na hindi naka-align sa ating konstitusyon. Because our constitution is the mother of all laws. Okay? They cannot enact laws that will go against the constitution or that will impair the rights of the citizens. Okay? And ano naman trabaho ng judiciary? Ano trabaho ng judiciary? The third branch. Brother Manuel. They interpret the law. They interpret the law. Tama. Sila yung magsasabi kung yung ginawang batas ay unconstitutional. Di ba? Ibig sabihin, unconstitutional, hindi naka-align sa konstitusyon yung ginawang batas. For example, meron yung City of Manila, may nilagay na mga CCTV sa traffic violation mo, isang picture ka lang, violation na, no? Eh merong nagprotesta sa Supreme Court para i-declare na unconstitutional ang, ano ba tawag doon? Yung sa CCTV, kinakapture yung traffic violation mo, tapos o-orderan ka na lang na magbayad. Ano tawag doon? I think non-contact violation. Yun. Non-contact apprehension. No contact apprehension. Thank you, brother. So, may nagprotesta umakyat sa Supreme Court at sinabing unconstitutional yan. Bakit kaya unconstitutional? Gusto niyong hulaan? Bakit sinabing unconstitutional? Who wants to answer? Bakit kaya unconstitutional? Sirit na? Siguro po dahil nakaano na no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Ayun. Thank you. Thank you for that answer. Kasi walang due process. Kasi sinasabihan ka na kagad na nag-violate ka ng law, ng traffic law, tapos magbabayarin ka na agad ng penalty na hindi ka man lang hinihinga ng paliwanag para i-justify yung nangyari. Di ba? So, kung walang paliwanag, walang justification, na-violate yung iyong rights to due process. Kaya dineclare siya ng Supreme Court na unconstitutional yung non-contact apprehension. Buti na lang. Kaya sa tuwing dadaan ako dyan at merong camera, nag-i-smile lang ako. Hello? Okay? Buti naman at natigil na yung practice na gano'n kasi hindi maganda. No? Hindi magandang practice. Talagang magugulat ka na lang, may violation ka na at obligahin ka na magbayad kagad. At meron pang isang ahensya na nagpapatupad ng penalty
na sa isang violation, dalawa yung penalties mo. E nasa konstitusyon natin na bawal parusahan ng isang tao sa isang violation ng dalawang punishment o ng dalawang penalty. Kagaya ng drive ako sa Skyway. Holiday. Tapos nahuli ako ng overspeeding daw. E di, nakumplis kayo yung lisensya ko. Pumunta ako LTO, tinubos ko yung lisensya ko. Tapos, pinagbayad ako ng penalty. Nagbayad na ako ng 2,000 pesos at suspended pa daw ako ng isang buwan. At dahil alam ko ang konstitusyon, ang aking karapatan, ang Bill of Rights, because of my knowledge about it, eh hindi ako pumayag. Anong sabi ko? No person shall be penalized twice for one offense. Hindi sinulat ko sa kanila yun. Pinatawag ako. Pinaliwanag nila na ang pagmamaneho daw ay isang privilege, hindi raw ito karapatan at kailangan nating maging responsable sa pagmamaneho. Okay po. Salamat po sa paalala. Pero bigyan niyo na yung lisensya ko. Dahil isang beses lang tayo dapat parusahan sa isang offense. Hindi pwedeng dalawa. Ayon po sa ating konstitusyon. So, in a few minutes, binigay sa akin ang aking lisensya. Malinaw po, ha? Na mayroong paglabag sa ating karapatan kung ganun ang gagawin sa atin. Okay? So, tandaan po natin yung ating mga pag-aaralan ngayong gabi. Now, intindihan natin ang konstitusyon. Ito ay agreement between the people and the government na wala dapat mag-violate dahil may boundaries na nilagay sa atin. Ganon din sa ating mga tao, mga Pilipino, may boundaries din tayo. Hindi tayo pwede lumampas doon. Ganon din naman ang gobyerno. Okay? So, balikan lang natin ng konti, mabilisan lang. Ilang konstitusyon ba ang naisulat sa ating bansa? Sino nakaka- Ilang konstitusyon? Anyone wants to answer? Six po. Oh, hulaan niyo lang kung hindi niyo pa napag-aralan. Hulaan niyo. Lima? Anim, pito, walo. Lima? Lima? Sige, tingnan natin yung iba. Any other answer? Any other answer? Sirit na, six sirit. Six. Ah, six. Six. Okay, six. Any other answer? Five, six. Meron bang sasagot dyan ng pito, walo, siyam? Three. Okay. Tignan natin yung tama. Tignan natin yung tama, ha? Ilang konstitusyon na ba? Five. Okay. Dalawa na sumagot sa five. Ito ngayon ang mga konstitusyon na nabuo. Okay? Ilan to ngayon? Number one, Biak na Bato Constitution, November 1, 1897. Isang kasunduan ito between the Spain and the Philippines to end the revolution. Pangalawa, Malolos Constitution sa panahon ni Emilio Aguinaldo. Pangatlo, 1935 Constitution sa panahon ni MLQ. 1943 naman sa panahon ng Japanese occupation. At 1973 Constitution naman sa panahon ni Marcos Sr. At Freedom Constitution pagkatapos ng People Power, yan ay pang-anim na konstitusyon natin. At ang pang-pito ay ang 1987 Constitution na nabuo sa panahon ni Corazon Aquino na siyang pilit na gustong baguhin ng maraming lawmakers natin ngayon na hindi nagtatagumpay. Okay? Ilang beses na sila nagtangkang baguhin o tinatawag ng charter change. So, ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Constitution. Okay po. Now, sa Constitution na yan, na presently pinaiiral sa atin ngayon, nandiyan Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pwede po pa-mute muna. Ayan, thank you po.
Article 1 hanggang Article 18 ang nilalaman ng ating konstitusyon. Ano pag-uusapan natin ngayon? Yung Article 3 na tinawag na Bill of Rights. Okay? Yung mga iba pang mga articles diyan ay hindi necessary, no? Although makakatulong kung pag-aaralan mo on your own privately yung ibang bahagi ng ating konstitusyon. Check ko lang yung okay. Pero po nag-chat. Okay lang po. Let's move on. Now, ang civil code natin, bakit natin sinisingit dito? Because dito nanggaling yung ating family code na siya ang magiging discussion natin sa next session. Ang civil code natin ay nabuo noong 1950. Panahon po ito ng American occupation. Hindi po ako nagkakamali. Kasi nandun sila sa Congress, nakaupo. No? Habang binubuo ang ating mga batas. Okay? Ang civil code natin ay influenced by the Spanish Código Civil. Yan po ang Spanish word niya. And remain effective until American occupation. In 1940, President Quezon formed a commission to draft a new civil code, but the records were destroyed during the Japanese invasion. So, nasira ang new civil code natin noong panahon ni Quezon. In 1947, President Rojas created a new code commission para buuin naman uli ang civil code. The final draft was completed by December 1947. So tapos na ang gera nito. It was submitted in the Congress, which enacted it into law through Republic Act 386. Enacted and signed in June 18, 1949, the code took effect in 1950. Isang taon po kasi yung palugit bago maging batas ang isang batas. Okay? Kagaya rin ng Family Code, 1988 siya nabuo, at 1989 siya na-enforce after 1 year. Okay po? Or 1987. Tama, 1987 na po ang Family Code at naging enforceable siya noong 1988. Okay? So ito po ang aklat ng konstitusyon at dito rin kinuha ang Family Code of the Philippines. Through Executive Order No. 209, panahon din ni Cory Aquino. Sa ating lecture is the knowledge of principles. Ano yung principles? Ito yung mga bagay na first law na sinabi ko sa inyo kanina, pinalawanan ko kanina, na hindi na natin siya pwedeng baguhin, hindi natin siya pwedeng hindi na tayo entitled to oppose or hindi na tayo makikipag-debate. Okay? It is not subject to debate anymore because it was already debated before. Ha? So if you want to debate that, you go to the Supreme Court and argue your point and convince them to change the law. Okay? So if you cannot do that, just follow them. Okay? Just follow them. That's the secret to have a peaceful life, huh, brethren? If you cannot oppose the principles, just follow them. Just comply with them. Because as long as your rights are not violated, you will live a peaceful life. Okay? But if you continue to oppose principles, it was debated long ago, it was discussed by many bright lawmakers already, you cannot insist on what you know. Yes. Okay? Okay? Thank you, Dr. Luke, for answering. You will not have your peace of mind if you continue to oppose a principle already established long ago. Okay? You need to be a lawmaker in order for your point to become a law or your reasoning to become a law. Okay? So this will help you a lot in having you understand the word principle and the law. Okay? So knowledge of principles is very important, which is actually called
first law, as I've explained a while ago. Okay? If you check that in Google, the etymology is from the Greek word principal, which means fundamental, tenet, law, root, basis, foundation, origin, or doctrine. This is where it all started. Okay? That is what we call now the principles, which means the first law. Now, principles or first law, when violated or unheeded, have built-in punishments. No need for court or judges. They are built-in. These are the natural laws that I'm talking about. The first law, which we all have as human beings. Okay? When you violate that, it has built-in punishment. For example, if you change your reproductive organ, pag pinakialaman mo yung reproductive organ mo, pinalitan mo ng opposite sex, it has built-in punishment. Okay? Because you have no rights to touch your reproductive system. Kung anong binigay sa'yo ng Diyos, eh yan yun. Tanggapin mo. Okay? It will have negative repercussions later on when you touch your natural desires. Okay? Now, we can never argue with principles. No human being can. We cannot give conditions to principles before we obey. We are not entitled to our opinions against it. We can only benefit from its built-in benefits because there are already built-in benefits when you deal with natural laws. Because even Galileo Galilei told us that when you align yourselves into natural law, you will live a normal condition. You will have a peaceful life, stressful life. Not only Galileo Galilei said that, also Buddha, okay? Also Buddha and Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, okay? So you need to know the studies made by all these people. Because I did study all of them. And they were all in agreement that we all need to comply with the natural law. We have no rights to oppose it. Okay? You will be able to deal with other natural laws later on. Okay? Sample of nature's principle. We reap what we sow. This is very important before we proceed to the Bill of Rights. That's why I included this in the lecture. This is a natural law. Whatever you invested, whatever you planted, you will reap later on. Whatever you sow, you will reap it later on. You sow good seed, of course, you will reap good seeds, good fruits. You sow bad seeds, you will also reap bad seeds later on. This is a natural law. Also, being propagated by the wisdom of Buddha. Okay? And they even invented the word karma, the negative effects of not complying with it. Okay? It came from them. So do not expect any harvest when you did not plant anything from the beginning. Okay? It's also related to not investing on your knowledge, okay? It is also related in not giving time and attention to your studies. Because when you have nothing in your head, when there is no knowledge in your head, what would you reap later on? You will always express your feelings when there is no knowledge in your head stored because you did not plant anything in your head. Okay? So don't expect success later on. And this is the reason why we have very high statistics of poverty in the Philippines because they did not store or invest time and attention in getting knowledge or education. Yeah, you can always see the poverty
in a community of people who did not invest in learning. You can always find poverty in community of people who disregarded the importance of education. Okay? So that's what we call we reap what we sow. Huh? Whatever you plant, you harvest later, good or bad. No planting, no harvest. You plant good deeds, you reap good deeds also from others. So it's a natural law that is hanging in our heads, above our heads. But if you don't comply, you will not sow anything. Okay? So natural laws are supreme laws. Even the Wikipedia emphasizes on that. So, according to natural law theory, all people have inherent rights conferred not by act of legislation, but by whom? By whom? Who is that? Hello? Can you put your audio on mute, please? We are trying to learn here. Thank you. Okay. So I wanted that. Hello, brother. Hello. Sino hindi naka-mute? Are you all on mute now? Okay, thank you. Thank you very much. If you have questions, just raise your hand. Okay. We will try to answer that. Okay. So natural law theory says that all people have inherent rights, which is already being conferred not by act of legislation, a right not given by Congress, a right not given by Senate, but by whom? By, answer me, by God. By God. Who also gives nature or reason. Okay? By God, nature or reason. Man-made principles, these are the principles made by man, which is also aligned to natural law. What are those? Success doesn't happen overnight. Okay? This is another interpretation by man who's only explaining that your success should go into the right process. Okay? Every successful thing on earth. Sa Tagalog, lahat ng successful na bagay na nagtatagal ay nagmula sa proseso. Okay? Ang mga successful na bagay na mabilis. Actually, sir, you can put them on mute. The host. Ah, pwede ba? Yes. Put them on mute. Hanapin natin. Ito si iPhone. Find the profile, then mute them. Yun. Thank you. Mutan ko yan. Meron pa ba? Ayun. So, wala na. Let's continue. Now, can you still see my slides? Kikita nyo pa? Yes, but may nakaharang ko sa taas. Parang black. Ah, yeah. Oh, ito yung ano, ito yung video panel. Ah, floating meeting controls. Ayan, alis ko na. Wala na? Wala na siya? Yan, wala na. Wala na, no? Ayan. Wala na. Thank you. So lahat po ng bagay, tandaan natin, lahat ng successful na bagay na dumaan sa tamang proseso ay nagtatagal. Yung hindi dumaan sa tamang proseso, yung mabilis ang naging success, ay hindi po yan nagtatagal. Okay? Don't forget that. What are other human-made principles? In the middle of every difficulty lies opportunity. Ito yung isang problema sa ating mga Pilipino. Ano? Pag mayroong difficulty, ang binibigay o reaksyon natin ay difficulty rin. No? For example, nawala ka ng trabaho, paano na ako? Paano na yung mga pamilya ko? Paano nakakain? Diba? Pero kung mag-iibang mentality mo, gagawin mo siyang opportunity para magnegosyo kasi wala ka ng trabaho.
Aba, eh, positibo yun. Talaga magkakaroon na magandang effect sa iyo yun. Instead of ngaw-ngaw tayo ng ngaw-ngaw, reklamo tayo ng reklamo kay Lord na parang pinarurusahan tayo. No? Pakituro niyo po yan sa inyong mga congregation na kapag may pagsubok, eh wag po tayong magreklamo, wag tayong magalit sa Diyos na pinarurusahan siya, pinarurusahan sila. Mali pong attitude yun, hindi magandang mentalidad. Okay? Kaya tayo nauunahan lagi ng ibang bansa sa pag-unlad. Kasi pag ang mga citizens ay sama-samang nag-iisip ng tama, sama-samang may magandang mentalidad, talagang mababawasan ang ating kahirapan. Mababawasan. Subukan nyo po. At makikita nyo yung community nyo kung paano mag-unlad. Kung lahat ng pastor o pare na bawat community ay tuturuan lang yung citizens ng tamang mentalidad sa pag-atake sa problema, eh mababawasan po talaga ang ating poverty. Okay? That's the word of Albert Einstein. Meron pa. Confucius. Ano sabi ni Confucius? The golden rule, ano? The golden rule of Confucius. Ano ba sabi niya? Can someone answer? Ano ang golden rule ni Confucius? Do unto others. Don't do unto others. Ayun. Don't do unto others. But you don't want others to do unto you. Oo. Pero meron niyang kabaligtaran na positive naman. Sino nagsabi nun? Jesus. Jesus Christ, di ba? Do unto others what you want others to do unto you. Diba? Remember that Confucius lived before Jesus Christ. Na-check nyo na ba yan? Ha? Yung timeline kung kailan lumabas si Jesus Christ. Jesus Christ lived after Confucius. Even after Socrates, Plato, Aristotle. Nauna sila before Jesus Christ came. Check the timeline. What else? Taoism. Pakibasa nga po. Can someone volunteer to read this? Taoism. Pakibasa po. Pwede po ako, Doc, magbasa? Ako na lang. Para mabilis. Ako na lang. Okay, sige, regard sige, your neighbors. Oh, sabay na kayo. Go. Regard your neighbors gain as you own gain as your own gain. And your neighbors and your neighbors loss. Your own loss. On. Diba? Hindi naman natin to natutunan dati. Wala tayong philosopher na kagaya ni Taoism. Ang natutunan ng negatibo. Ano pa ibig sabihin nito? Pag naging successful ang iyong kapatid, diba? Nasa kanta ni Francis M. yun eh, dapat nga ikay matuwa sana pala ng iyong kapatid, no? Hindi natin yan sinasabuhay because hindi ito tinuturo sa atin noon. Dahil puro... Meron kasi tayo, sir, yung crab mentality. yun na nga, diba? Yung maging successful yung kapitbahay natin, ay inggit tayo, sisiraan natin. Mali po yun. So, lagi nating sabihin sana yun sa congregation. Hanggang sa tuloy na lang makalimutan na manira ng kapwa. Okay? Dapat lagi nating isiksik yan sa kanilang isip bawat Sunday na nagsisimba sila. Dahil ito ay naka-align sa sinasabi din ng Diyos. Di ba? Walang masama sa state to. Ito ay makakatulong. Dahil pag negatibo ang sinasabi natin sa kapwa natin, yan ay nagsisilbing laso sa kaisipan natin. Tandaan natin yan. Yan ay natuklasan na rin ng science. Hindi maganda na naglalabas tayo ng negatibong salita sa ating kapwa. Hindi nakakatulong sa ating katawan. Lumalason yan sa kaisipan, ang kasasain, ang ating buong katauhan. If that continues to be our attitude. Okay? Damayan, pagdadamayan at magiging masayahin sa napala ng ating kapwa. Hindi yung ihilayin natin pababa. Dapat matanggal na yung kultura na yan. Ako'y galit dyan. So, man-made principles in our constitution, they call it as legal principles or spirit of the law. Ano ba yung spirit of the law na sinasabi?
Ito yung mga reason kung bakit nabuo yung batas. Yung spirit of the law ay nandoon sa kanilang debate habang ginagawa yung batas. Habang nagtatalo-talo sila, habang pinag-uusapan yung batas, lalo na yung divorce bill ngayon, yung mga reasons kung bakit nila gagawin yung divorce law na yan ay spirit of the law yung tawag. Okay? Pero man-made siya. Pero hindi siya naka-align sa biblical principles na, ng Diyos. Diba? Magsasarap din pag-usapan sana yan, pero we don't have time for that. Ay, Bill of Rights sa kating pag-usapan. So, ito yung isang principle naman na gawa ng tao na tama naman. Wala namang itong masamang ibig sabihin o epekto sa atin, pero pag hindi natin to sinabuhay, talagang mapapahiya o madidisgrasya tayo. Ano ba yon? Ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwedeng sabihin sa pulis, sorry sir, di ko alam eh. Sorry boss, di ko alam na bawal palang tumawid dito eh. Di ko alam boss, na bawal palang dumaan dito eh. No? Hindi siya pwedeng maging excuse o depensa mo kapag may nilabag kang batas. Okay? Dahil dito, ini-encourage ko kayo na kahit hindi ka mag-lawyer, hindi mo gusto maging lawyer, eh pag-uralan po natin ang bawat batas. Dahil hindi mo siya magagamit na depensa yung pagiging ignorante natin sa batas. Kaya pag-aralan ko ang law, kahit na hindi natin gusto maging lawyer. Okay? Dahil maintindihan mo ang law, balik-balikan mo lang, ulit-ulitin mo lang, at mabubusan yung isip, kagaya ng ginawa ko. Dati hindi ko maintindihan talaga yung law. O, nung binalik-balikan ko, pinagtsagaan kong intindihin, nag-aral ako na nag-aral, lahat ng seminar tungkol sa law, inatinan ko, kaya kapal-kapal na lang mga certificates ko. Naintindihan ko finally. No person should come to court with unclean hands. Bakit ka pupunta sa korte para humingi ng tulong, para parusahan yung kapwa mo, kung marumi naman yung kamay mo? Meron din dumi na ibabato sa'yo. Okay? That's another principle. Ano pa? No one is above the law. Bakit sinabi itong no one is above the law? Because ang konstitusyon ay nasa ibabaw na nating lahat. Nasa ibabaw din yan ng presidente ng bansa. He cannot violate the law. Hindi siya entitled to violate any law. Di ba? Pwede siyang parusahan ng konstitusyon kapag nag-violate siya. Kaya nobody is above the law because the law is already above us. Okay? Don't forget that. What else? The greatest happiness for the greatest number is the measure of right and wrong. Who said this? Sino ka nagsabi nito? Nabasa niyo na ba ito before? Who said this? Sirit na? Sirit? 3, 2, 1. Okay. This is the philosophy of Jeremy Bentham, the utilitarian, na? Utilitarian philosophy. Yung bang kung sino yung mas magbe-benefit ng marami ay siyang mas nakabubuti. Na siya ang ginagawang basehan kung minsan ng ating mga lawmakers, ng ating Congress. Kung mas marami ang magbe-benefit dito, ay siyang sukatan ng tama o mali. So pag maraming magbe-benefit, tama siya. Pag konti lang magbe-benefit, mali siya. Yan ang ibig sabihin nito. Hindi ito naka-align sa ating Biblia or sa will of God. Hindi yan naka-align. Bakit? Ba't kailangan selected people lang yung dapat makinabang sa law? Dapat yung makikinabang sa law, sir, ay lah. Ano po yan? Sir, sino meron yun? Na naman naka-block dun sa taas. Ah, sa taas. Hindi niya nababasa. Naka-cover. Okay. Yan, yan, yan. Hinide ko na uli. Meeting control siya. Okay? Anong ibig sabihin nito? Dapat yung law ay nagbe-benefit ang lahat ng tao, hindi selected groups lang, kagaya ng same-sex marriage. Sino ba makikinabang sa same-sex marriage? E di yung mga ano lang, nasa LGBT community lang. Di ba? E gano'n ba karami sila?
sila ba ay comprising 50% of our total population? Hindi naman eh. Di ba? Sino makikinabang sa divorce law? Eh di yun lang mga nakipaghiwalay. Eh paano naman yung mga ayaw makapaghiwalay? Who wants to remain? Who wants to keep their family intact? Di ba? Mas marami yun eh. Dahil mas malaki ang Christianity. Natakot sa Diyos. O, kaya lang, sa ayon sa pag-aaral, ang bilang daw ng divorce rate sa Christianismo o sa Christianity, worldwide ha, worldwide, ang bilang daw ng divorce people sa Christianismo is the same sa bilang ng mga divorce people sa estado. Okay? Ibig sabihin, yung hiwalayan ng mga Kristiyano ay pareho lang sa hiwalayan ng mga hindi Kristiyano. Okay? So, pag-isipan nyo mabuti yan. Because ang lecture na ito is for you to really think about what's happening para mas maintindihan mo at para mas magkaroon ka ng better judgment when you are dealing with different issues sa iyong career or pamilya. Okay? Any questions so far? The next 30 minutes will be spent on playing the video about the Bill of Rights para may pahinga ako sa pagsasalita. Any question? Raise your hands. This is what I was telling you about, Galileo Galilei. Humans and all things on earth were subject to natural laws, which physics and mathematics could describe. Sir, I have a question. Oh, go ahead. Sir, can you email me all of this slide? Kasi late na po ako nag-log in eh, kasi maraming ano. Sige, share ko na lang sa Google Drive kay Ezra. Si Ezra na magpapadala sa inyo. Dito si Ezra. Hi, Ezra. Thank you po. You're welcome po. Nandito si Ezra. Wala yata. Okay. Nakikita niyo pa itong slides ngayon? Apo. Nakikita niyo? Yes yeah. po. Yeah. Stay connected to nature. Iyan yung sama-samang sinabi ng mga philosophers na nakikita niyo dito ngayon sa screen. Okay? Don't violate natural law. Okay. Now, when you understand your natural rights, no? Which also means your natural law na nag-govern sa katawan mo, planted by God. When you know that and you understand all of those rights, mas madali mong malalaman kung binaviolate human rights mo. Okay? Alam niyo ba 'yon? But the more you understand about your natural rights, the more na malalaman mo if your human rights are being violated. Okay? So who wants to take a break for now? 5 minutes, washroom break, before we proceed with the Bill of Rights discussion. Take a 5 minutes break lang muna tayo, ha? Okay? Class? Okay. Okay, 5 minutes. Washroom break or water break. See you after 5 minutes.
Okay. Can we resume our session now, class? We have a very limited time. Yes, Doc. Yes, Doc. Ready. Thank you. Thank you. So, here are the Bill of Rights under our Constitution. Pero gusto ko muna i-quote si Attorney Presida or Dr. Presida Weda Acosta, the Chief Public Attorney's office natin. Sabi niya, each individual differs in character and personality. Tama naman, di ba? But if everyone follows the law and constitution, all will be in harmony and agreement. Kahit na magkakaiba tayo ng pagkatao, ng ugali, ng personality, ng karakter, kahit anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa atin ng ating magulang, kung lahat daw tayo ay susunod lamang sa batas, sa constitution, magkakaisa tayo at walang magpapaluan sakali, walang magbubugbugan sa daan, walang magpapatayan. Di ba? Kasi yung batas talaga yung kailangan masunod eh. Hindi yung paniniwala natin eh. Hindi yung pag-uugali natin eh, ang dapat masunod. Wala na yun. Hindi na yun dapat pabaw sa ating personalidad, sa ating mga reaksyon sa mga bagay. Ano na mangingibabaw dapat sa ating pagkatao? Eh yung kaalaman at pagsunod natin sa batas. Okay? Kaalaman at pagsunod natin sa batas. So hindi na natin kailangan or hindi na tayo entitled na i-debate pa yung ating sariling paniniwala tungkol sa batas na naisulat na. Ha? Class? Tandaan natin yan. Hindi na tayo entitled kasi sana nandun ka nung dinidebate yung batas. Nandun ka nung pinagtatalunan yung batas na yun. Too late ka na. Too late na para magreklamo ka. Kung hindi convenient para sa iyo yung batas, eh hindi ka na entitled toon para makipagdebate. Naisulat na eh, tapos na eh. Oh, gusto mo maging pabor sa iyo yung batas, punta ka Supreme Court, isulat mo yung argument mo at sabihin mo sa kanila na constitutional yung batas na yun. Okay? Hanggang ganun kalaki yung extent na pwede mo mag kung ipilit mo yung batas na maging pabor sa iyo or maging convenient para sa iyo yung existing laws natin. Okay? Otherwise, kung di mo naman kayang gawin yon, eh sumunod na lang tayo. Ha? Kaya nga kasi no one is above the law eh. Ano man ang ating personality o character. Diba? Maganda yung sinabi natin ni Fauci Acosta. Okay. Next. So, sa ating napag-usapan kanina, meron tayong tatlong uri ng karapatan. Three classes of rights. Okay? Ano yun? Number one. Sir, nandiyan naman rights. Yung black. Ayan, tinanggal ko na. Tinanggal ko na ulit. Ayan. Clear na? Clear? Clear na po. Okay, very good. Tatlong klase ng karapatan daw. I-summarize natin yung napag-usapan natin kanina. Yung mga nabanggit ko sa inyo. So, all the discussions that I gave you a while ago boil down to these three classes of rights. The rights that a citizen of a democratic state enjoys may be classified into, kasi nandito tayo ngayon sa Pilipinas, democratic country tayo. Hindi tayo kagaya ng Indonesia, ng Malaysia, hindi sila democratic. Tayo yung democratic. Kaya tayo yung, sa atin lagi pumupunta yung Amerika. No? Sila yung nagpakilala ng democracy sa atin. At sila rin yung unang-unang bansa to apply democracy. The United States. Okay? Ano yung tatlong rights na yan? Number one, natural rights. Those rights possessed by every citizen without being granted by the state. Hindi daw binigay ng gobyerno, hindi binigay ng kongreso, but inherent. Nasa ating pagkatao na, naka-template na, naka-program na sa ating katauhan. For they are given to man by God as a human being created to His image, created in His own image so that He may live a happy life. Kagaya ng right to life and right to love. Karapatang mabuhay at karapatang magmahal. Or mahalin. Okay? Kaya nga, kung nasa kingdom government ka pa,
kung under tayo ng kingdom government, isang violation mo lang, pwede kang tanggalan ng buhay. Pwede kang alisan kaagad ng karapatang mabuhay. Okay? Kaya na-invento ang democracy. Kasi si Saul, galit na galit sa mga nagpapakamatay sa gera. No? Kasi Socrates was once a soldier also. Sabi niya, why do you waste your life? Why do you not defend yourself accordingly? Para sinasabi niya, sumasaba ka sa gera pero hinahayaan mo lang nasaktan ka, mapatay ka. Bakit hindi mo pag-aralan kung paano makapaglaban? Depensahan mo sarili mo para mabuhay ka ng matagal. yun ang mga kinu-question ni Socrates kasi ang kaisipan ng mga tao noon ay sunod lang ng sunod sa gobyerno. Kaya pag pinadala sa gera at namatay, ituturing na bayani kasi inalay yung buhay niya. E sabi ni Socrates, bakit hindi nyo minamahal ang buhay nyo? Okay. Bigay sa inyo yan naturally. Oh. Paano ba natin nalaman niya? Kasi may aklat yan. Sinulat si Socrates. Lahat ng mga naiisip niya, nalalaman niya, nare-realize niya, ay sinulat niya sa isang aklat na nakarating sa Western world. When the Roman Empire invaded Greece, they destroyed everything except for the library of Greece. That's why they got hold of all the books written by the big three philosophers. Okay? And all the other philosophers. Second, constitutional rights. Ang tawag. Ano naman itong rights na to? Galing sa konstitusyon. They are those rights which are confirmed and protected by the constitution. Galing sa kongreso. Since they are part of the fundamental law, again, mayroong word na fundamental law. Yung foundation, pinakaumpisa. They cannot be modified or taken away by the lawmaking body. Naumpisa na siyang iukit sa etch in stone. The first time the lawmakers established that law, naka-etch na yan sa bato. Hindi na pwedeng baguhin or modified or taken away by the lawmaking body or members unless idaan sa proseso. Okay? Sa another debate, another arguments or discussion, bakit kailangan palitan yan? Okay? Pangatlo, statutory rights. They are those rights which are provided by laws or promulgated by the lawmaking body and consequently may be abolished by the same body. Pwedeng i-abolish daw ng Kongreso yung mga law na merong rights or karapatan. Kagaya ng karapatan to receive minimum wage or the right to inherit property, karapatan para magmana ng pag-aari, ng lupa. Ano pa? SSL. Yung mga, ano yan po? Statutory benefits, sir? SSS, ganon? Yeah, statutory rights na bigay ng batas gaya ng SSS law, GSIS. Ng GSIS law, kagaya din ng paternity law, no, maternity leave law, etc., etc. Statutory rights ang tawag naman doon. Okay? Okay po. Naintindihan na po? Hello? Naintindihan na po? Yes, po. Yes, po. Good, very good. So, pupunta na ako ngayon sa Bill of Rights. Ito na, we still have remaining ilang minutes na lang. Baka lumampas lang tayo ng konti. Please bear with me. Ang dami kasing kailangan i-explain talaga bago natin pag-usapan ng Bill of Rights. You need to understand the fundamental principles why nagkaroon ng konstitusyon at nagkaroon ng Bill of Rights. So let's watch this video. Ayan, para mas may paliwanag nila. Dr. Luke, are you there? Dr. Luke? Yes, I'm here. Yeah, please bear with us. This is a video in Tagalog, but the title of the rights are in English, so it was explained in Tagalog. I hope you also understand my presentation in the last few minutes, Dr. Luke. Yes, Doc. Yes, okay. Doc. I'll follow you. Thank you. So let's play it now.
Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayon ay nandito na naman po tayo sa isang pinakabagong episode ng RCJ4 Educational Blog. At ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa Philippines Constitution of 1987, Article 3 or mas kilala natin sa tawag na Bill of Rights. Pero bago tayo mag-umpisa, ay iniimbitahan na din muna kita na mag-follow, like at share sa ating Facebook page na RCJ4, at mag-subscribe ka na din sa ating YouTube channel na RCJ4 TV upang ma-notify kita sa tuwing may mga bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ano nga ba ang Bill of Rights, mga kaibigan? When we say rights, mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa mga karapatan nating mga Pilipino. So ang Bill of Rights, mga kaibigan, ay tumutukoy sa mga karapatan nating mga Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi lang sa karapatan natin ginagamit ang Bill of Rights, ginagamit din ito para protektahan ang ating karapatang pangtao, laban sa mga abusadong nilalang. Ang Bill of Rights ay binubuo ng 22 na mga sections, at dito nakasaad ang mga mahalagang karapatan nating mga tao. Umpisahan natin sa Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Ang section na ito ay nagsasabing hindi pwedeng patayin or deprive ang isang tao, at sa section na ito ipinapahayag ang paglabag sa karapatang mabuhay at maging malaya ng isang tao. Halimbawa, binulag ni Alma si Erna, at plano niya sana itong patayin ngunit hindi niya ito tinuloy. Sa senaryo na ito, kahit na hindi niya tuluyang napatay si Erna, ang pagbulag ni Alma dito ay papasok pa din sa pagtatanggal ng buhay ng isang tao. At pangalawa, ang kalayaan mong gawin ang mga bagay na iyong gustong gawin, nang walang nakikialam na kahit na sino sa iyo. Pero ang mga kalayaan na ito, ay mayroon lamang limitasyong dapat sundin. Halimbawa, naisip mong magnakaw. Siyempre alam naman nating ang ganitong gawain ay hindi pinapayagan ng kahit na anong batas, sapagkat ang pagnanakaw ay isang masamang gawain na may karampatang parusa kung iyong susuwayin. At pangatlo naman sa ating Section 1. Is the right of property, ito naman mga kaibigan yung karapatan mong magmay-ari at gumamit ng anumang mga bagay, basta hindi ito lalampas sa limitasyon ng batas. Halimbawa, ikaw ay may rehistradong baril, ngunit ginamit mo ito para mang-hold up sa isang bangko, which is alam naman natin na ang ganitong gawain ay mali, kaya ito ay mapaparusahan ng batas. So ibig sabihin kaibigan, ang right of property ay nangangahulugang gamitin mo ang iyong mga bagay na pagmamay-ari sa tamang paraan lamang, at hindi sa mga bagay na makakapagdulot ng perwisyo sa iba. Ngayon, ay dumako naman tayo sa Section 2 of this article. Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose, shall be inviolable and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. So guys, unahin muna natin yung sinasabing right of unlawful search and seizures. Sinasabi ng karapatang ito na hindi mo pwedeng arestuhin or kapkapan ang katawan. Ngayon, narinig niyo ba lahat? Opo. Yes po, pero may nakaharap. Yes po. Ayan, wala na. Nandiyan pa po. Sa baba. Clear, sir. Clear. Sa gitna po at sa baba. Sa right, left side. Lower left. Kailangan ko na i-mute yung aking video. Yung audio ko pala. Yan. Mag-mute na ako ha. Sabihin niyo lang kung hindi niyo pa narinig. Mag-mute na ako. Para ma-hide ko tong panel. Hindi na po. ...ng isang kahinahinalang tao. At hindi mo din pwedeng pasukin ang bahay ng isang tao para mag-search kung ikaw ay walang hawak na search warrant. Pero may mga pagkakataon din na pwede mong arestuhin ang isang tao. Ito ay ang in flagrante delicto or yung tinatawag nating caught in the act.
Halimbawa, si Patrolman Cardo ay nasaksihan ng isang patayan sa lugar kung saan siya nagpapatrol. Sa senaryong ito, dahil nakita mismo ni Patrolman Cardo ang krimen ng pagpatay, ay maaari niyang arestuhin ang taong gumawa nito ng walang warrant of arrest. Pangalawa, pwede mong kumpiskahin ang isang bagay kung ito ay ilegal na nakalantad sa publiko. Pangatlo, ay ang mga checkpoints. Pero sa mga checkpoints ay masyadong limitado lamang ang pwede mong gawing pagse-search. Usually ang ginagawa lang sa mga checkpoints ay hanggang plain view or visual search lamang. At bilang isang officer, pwede ka ding mag-search sa isang bahay kapag pumayag ang taong nakatira dito na maaari kayong mag-search sa kanyang pahintulot. Ngayon, ay tumuloy na tayo sa Section 3. The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise, as prescribed by law. Sinasabi lamang sa section na ito na hindi pwedeng basahin or pakinggan ng kahit na sino ang iyong mga private message or ibang mga usapan. At kung balak mong gamitin ang ganitong bagay upang kumuha ng ebidensya sa isang tao ay hindi mo ito maaaring magamit bilang ebidensya sapagkat ito ay paglabag sa right of privacy ng isang tao. Sa madaling salita, ang pagkuha ng ebidensya sa maling paraan ay matatawag na fruit of poisonous tree. Alam nyo mga kaibigan, pwede lamang gawin ang mga bagay na tulad ng pakikinig sa mga usapan ng iba para makakuha ng ebidensya kung ito ay may utos galing sa itaas. Next is Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So dito sa section na ito, nakasaad ang malayang paghahayag ng saloobin ng mga tao, kasama na dito ang karapatang punahin ng mga tao, ang gobyerno kung ang malayang paghahayag ng saloobin ay para lamang sa pampublikong interest. Sinasabi din sa section na ito, na hindi mo pwedeng parusahan ang mga taong nagsasalita at nagpapahayag ng mga saloobin na tungkol sa isyu sa ating lipunan. Pero, hindi porket sinabi natin itong malayang paghahayag, ay maaari ka nang maghayag ng mga kasinungalingan tungkol sa pamahalaan, na maaaring magresulta din ng mga kaguluhan. So paano yun mga kaibigan? Dahil sa bagong inilalakad na batas na anti-terrorism law, sa palagay nyo, hindi kaya nito maapektuhan ang ating karapatang maghayag ng saloobin sa pamahalaan. Next is the Section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Ito ay ang karapatan nating maniwala sa ating mga relihiyon. Ang karapatang ito ay hindi maaaring pakialaman ng kahit na sino, maging ang gobyerno man, sapagkat sa dami ng mga relihiyon dito sa ating bansa, ay hindi mo din masasabi ang iniisip ng bawat tao sa bawat relihiyon. Pasok dito ang pagsunod at pagpapakita ng deboto sa iyong kinaanibang relihiyon. Pero sa aspetong ito, ay magkakaroon ka lamang ng limitadong pagsunod. Halimbawa, ikaw ay sumasamba sa Diyos ng kamatayan. At para maipakita mo ang iyong deboto, ay nag-aalay ka ng buhay ng isang tao sa pinaniniwalaan mong Diyos, which is mali na ang bagay na ito. Sapagkat ito ay lumalabag na sa right to life ng isang tao, na binanggit na natin kanina sa Section 1. Next is Section 6. The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health, as may be provided by law. Sa section na ito, ay sinasabi lamang ang ating mga karapatan sa paglalakbay at paninirahan sa isang lugar nang walang sino man ang nangingialam sa atin. Ngunit may mga pagkakataon na sinususpende ang paglipat ng tahanan, at unang-una sa ating listahan ay ang pagkakaroon ngayon ng pandemya. Ang sakit na hatid ng coronavirus ay lubhang napakadelikado, kaya halos lahat ng lugar ngayon dito sa Pilipinas ay sumasailalim sa mga bagong patakaran upang makaiwas sa sakit. Ang pagkakaroon din ng mga digmaan at mga rebelyon ay makakapagsuspende rin ng kalayaang maglakbay ng isang individual. Next is Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records, into documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions,
as well as the government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law. Sinasabi lamang sa seksyon na ito na dapat kilalanin ang karapatan ng taong bayan, at malaman ang tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman dito. Ang kaalaman sa mga opisyal na record, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon, o desisyon, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga batas. Next is Section 8. The right of the people, including those employed in the public and private sectors to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. Sa section naman na ito, ipinapahayag na hindi dapat pigilan ang karapatan ng mga taong bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga union, or mga kapisanan sa mga layuning hindi tutulig sa or lalaban sa batas. At ang Section 9, private property shall not be taken for public use without just compensation. Sinasabi lang sa section na ito na ang mga pribadong ari-arian ay hindi dapat basta-basta kunin upon sa gamit pambayan ng walang wastong kabayaran. Next is Section 10, no law impairing the obligation of contract shall be passed. Ang ibig sabihin naman sa section na ito, hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa mga kontrata. Mga kaibigan, dito sa Section 10, parang sinasabi lang na hindi mo pwedeng kontrahin ang mga batas para sirain ang isang usapan or isang kontrata. At ang Section 11, free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Sa section na ito mga kaibigan, ay sinasabing hindi dapat ipagkait sa kahit na sino ang malayang pagtulog sa mga hukuman. Next is Section 12. Any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. Ito naman yung karapatan ng isang taong manahimik. Sa seksyon na ito, ang sino mang tao na sumasailalim sa isang pag-iimbestiga dahil sa isang paglabag, ay dapat magkaroon ng karapatang masabihan ng kanyang mga karapatan, kasama na dito ang karapatang manahimik at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahang ipagtanggol ang isang nasasakdal. Kung hindi niya makakayanan ang pagkuha sa isang abogado na magtatanggol sa kanya, ay kinakailangang pagkalooban siya ng isa. No torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will shall be used against him. Secret detention places, solitary, incommunicado, or other similar forms of detention are prohibited. Sinasabi din sa section na ito na hindi siya dapat gamitan ng labis na pagpapahirap at puwersa, dahas, pananakot, pagbabanta, or anumang paraan na pipansala sa kanyang malayang pagpapasya. Ipinagbabawal din ang lihim na pagkulong sa isang tao upang paaminin ito. Any confession or admission obtained in violation of this or Section 17 hereof shall be inadmissible in evidence against him. Nakasaad din sa Section 12 mga kaibigan, na hindi dapat tanggaping ebidensya laban sa kanya ang anumang pagtatapat o pag-amin na nakuha ng labag sa section na ito at sa Section 17. Sa Section 12 din mga kaibigan, ay nakapaloob na. The law shall provide for penal and civil sanctions for violations of this section as well as compensation to and rehabilitation of victims of torture or similar practices, and their families. Sinasabi din sa Section 12 na, dapat magtadhana ang batas ng mga kaparusahang penal at civil sa mga paglabag sa seksyong ito at gayon din ang bayad pinsala at rehabilitasyon sa mga biktima ng labis na mga pagpapahirap o katulad ng mga nakagawian, at sa kanilang mga pamilya. Next is Section 13. All persons, except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong, shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties, or be released on recognizance as may be provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required. Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala bago mahatulan, ay dapat mapiansahan ng sapat na halaga, or maaaring palayain sa bisa ng bail ayon sa itinadhana ng batas.
hindi dapat bawalan ang karapatan sa piyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Next is Section 14. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Kung maaalala mo kaibigan, ay binanggit na din natin kanina ang salitang due process sa Section 1. Pero, ano nga ba ang due process? Due process is the legal requirement that the state must respect all legal rights that are owed to a person. Due process balances the power of law of the land and protects the individual person from it. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng mga pribadong individual. Ang due process, mga kaibigan, ay may dalawang uri. Ito ay ang tinatawag na substantive due process at procedural due process. So unahin natin ang substantive due process. Ang substantive, mga kaibigan, ay process na kung saan nakafocus lang sa mga batas na dapat nakaayon sa sitwasyon. Substantive due process is involved the state's power to regulate certain activities. Isang halimbawa natin dyan, mga kaibigan, ay yung tungkol sa mga computer crimes. Halimbawa, yung sa internet love scam na lumalabag sa private security at property ng isang tao. Kung maaalala mo ba kaibigan, ay gumawa na din ako ng video tungkol sa internet love scam, pero kung hindi mo pa ito napapanood ay mag-iiwan ako ng link sa description ng ating video discussion ngayon. Sa substantive due process, mga kaibigan, ay ipinapaliwanag lang na kung ano ang ginamit mong medium para gumawa ng krimen, ay siya din kasama sa mga bagay na dapat i-confiscate. Next is the procedural due process. Ito na yung mga ginagawang paglilitis sa korte. Procedural due process is involved an analysis of the procedure required by the Constitution when states seek to deprive people of life, liberty, or property. Dito sa procedural, mga kaibigan, ina-analyze muna ng korte kung ikaw ba ay totoong nagkasala, or ano ba ang kasalanan na iyong nagawa. Ito ay isang mahalagang part ng due process, sapagkat kapag hindi ito ginawa ng korte, ang lahat ng mga pag-uusap ay mawawalan na lang ng saysay, at maaring maibasura. At next is the Section 15. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when the public safety requires it. Sa section na ito, ay sinasabing hindi dapat suspendehin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus, maliban na lang kung may pagpaplanong paghihimagsik sa panahong kinakailangan ng kaligtasang pambayan. Next is Section 16. All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Sinasabi lamang sa section na ito, na dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madali ang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga pag-uusap sa mga hukuman or pampangasiwa ang aspeto. At ang Section 17. No person shall be compelled to be a witness against himself. Sa section na ito, ipinapaliwanag na hindi dapat pilitin ng isang tao na tumistigo laban sa kanyang sarili. Ito na nga yung karapatan ng isang taong manahimik na binanggit na natin kanina sa Section 12. Next is Section 18. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. No involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the party shall have been duly convicted. Sa section na ito, sinasabi ang mga karapatan natin na hindi dapat ikulong ang sino mang tao dahil lamang sa kanyang mga paniniwala at hangaring pampolitika. Sinasabi din na, hindi dapat pairalin ang anumang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban kung ito ay isang uri ng parusa na katumbas ng isang pagkakasala. Next is Section 19. Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall the death penalty be imposed, unless, for compelling reasons involving heinous crimes, the Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. The employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or detainee or the use of substandard or inadequate penal facilities under subhuman conditions shall be dealt with by law. Sa section na ito, ipinapaliwanag na hindi dapat ipataw ang malabis na multa or kahit ilapat ang malupit at hindi makataong parusa or ang parusang kamatayan, maliban kung magpataw ang Kongreso ng parusang kamatayan sa mga kadahilanang hatid ng mga karumal-dumal na mga krimen. Pero dahil nga na-abolish na ang death penalty dito sa ating bansa, dapat lang na ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw ng parusang kamatayan sa isang individual na nahatulan nito.
dapat din lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, psikolohikal, o pagpaparusa sa sino mang bilanggo, or naka-detain or ang paggamit ng mga kapangyarihan na hindi na makatao. Next is, Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a tax. Sa section na ito, sinasabing hindi dapat ibilanggo ang isang tao ng dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. So guys, dito mo mapapatunayan sa section na ito, na wala pang taong nakulong dahil sa pangungutang. At next is, Section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. Sa section na ito, ay sinasabing ang isang tao ay hindi dapat maparusahan ng dalawang beses sa iisang uri ng kaso kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang krimen. Ang pagkaparusa o pagkaabsuelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa ibang kaso. At last but not the least is the Section 22. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Ano nga ba ang ex post facto law? An ex post facto law is a law that changes the legal status or consequences of an action after it has already been done, especially a law that makes an action illegal after it has been committed. Ang ex post facto law ay hindi mo pwedeng parusahan ng isang taong nakagawa ng kasalanan nang hindi pa naisusulat sa batas ang offense na kanyang nagawa. Isang magandang halimbawa ko dito ay ang kaso ni O'Neil De Guzman, na nagpakalat ng computer virus na sumira ng maraming computer dito sa buong mundo. Dahil noong mga panahong nahuli siya ng mga awtoridad, ay walang may kaso sa kanya, sapagkat noong mga panahong yun, ay wala pang nakasulat sa batas na nagpaparusa sa krimen ng pagpapakalat ng computer virus, kaya ang kaso ni O'Neil ay na-dismiss, dahil sa prospectivity ng batas, at walang nagawa ang awtoridad kung hindi palayain ito. At ang Bill of Attainder. A Bill of Attainder is a legislative act which inflicts punishment without trial. Its essence is the substitution of a legislative for a judicial determination of guilt. Mga kaibigan, ito naman ang mga batas na nagbibigay ng parusa, nang walang kahit na anong paglilitis. Isang halimbawa dito, ay ang pagsali sa mga asosasyon na ang mga miyembro ay laban sa gobyerno. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga rebelde. Kung ang isang individual ay mapapatunayang miyembro ng isang grupo ng mga rebelde, sila ay nararapat na maparusahan sa ilalim ng batas. At ayun nga mga kaibigan, ang tungkol sa Bill of Rights or ating mga karapatan na dapat nating malaman. So hanggang dito na lang muna mga kaibigan, at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan okay. Time check, 9:20. I will entertain some questions in 5 minutes siguro before we end our session today. Overtime na tayo. Meron ba kayong hindi naintindihan o gustong iklaro, linawin sa video presentation about Bill of Rights? Naintindihan niyo po ba lahat base doon sa ating first presentation? Kasi nga, mas madali nating maintindihan ang Bill of Rights kapag naintindihan natin yung natural rights, no? Because most of the sections in the Bill of Rights, most of them, or if not all of them, are aligned to the preservation of our natural rights. Okay? Karapatang magsalita, karapatang pumili, karapatang maging masaya, karapatang maging mabuhay ng maayos, karapatan na malaman yung mga bagay na nangyayari sa gobyerno, karapatan na basta every item or section leads to towards living peacefully or towards a better life. Meron ba kayong hindi naintindihan doon sa 22 sections na yun? Wala naman po.
Ano naman yung na-appreciate ninyo sa presentation ngayong gabi? Sana natin sa inyong feedback. 1 minute lang din bawat mag-feedback. Sana natin kay Ma'am Jupilda. Can you give your feedback sa naabutan mong presentation before we close? Na-appreciate ko po kasi sabi ko nga, tatanong ko nga sana sa user kung meron pa bang susunod. I mean, yung pag-aaral natin, sana tuloy-tuloy yung ano about sa mga law, ganyan. Or... Yeah, pwede natin idugtong sa next session natin before we discuss the family code. Opo. Maganda po. So summarize saka, natin to. Salamat po sa ano, na yung presentation is may Tagalog din. Kasi mas clear po na may Tagalog. Thank you po sa effort. Salamat din po. Pastor Rolando Panyares, ano masasabi mo, sir, sa ating presentation today, tonight? Bali yung enlightening po yung tatlong klaseng laws po, yung natural laws, constitutional laws, at yung pang-isa. At yun ay kailangan talaga kung tayo statutory. Ay magsiserve sa ating mga community, ay kailangan equip po tayo doon at palawakin pa ang pag-aaral ng mga batas maging sa pagkundak natin ng kasalbalang araw, ang mga implications dito ay dapat din natin paghandaan. Yes, thank you, okay, Pastor Rolando. Sige po. Opo. Salamat po. Pastor Dan Dalisay. Yes po, Doc. Na-appreciate ko rin dahil sa mga law na yan, nagbigyan ng liwanag po patungkol sa mga karapatan po ng bawat isa. So, medyo mapapayapa po tayo in case na may mga problema. Yes. Yan ang resulta talaga ng kaalaman sa batas. Peace of mind. Opo. Diba? Okay. Thank you po sa pakikinig, Pastor Dan. Salamat po. Pastor Larry Garbida. Yes po. Doc Attorney. Na-appreciate ko po yung Article 3, Section 5 kasi pwede ko nang i-share sa mga member ko sa church na pinipilit silang pumasok minsan pagka Sunday. So malalaman na nila o may papaliwanag ko na sa kanila yung kanilang rights pagdating sa kanilang religion. That no law shall deprive. Ah, okay. Yun lang okay. Po, attorney. Yan po ba ay private o public company? Private po. Ah, private. Pwede po ba nilang idadala? Hindi rin ticket? Simbahan. Opo, pwede po bang tawag dito, gamitin nila yung Article 3, Section 5 ng Bill of Rights para hindi sila mapilit na pumasok sa kanilang OT naman po yun, hindi naman regular working hour nila. Oh, nawala si Pastor. Nawala yung boses niyo. Pwede po ba yun, attorney? Nawala ka, Pastor. Pag-usapan natin mamaya. Ano yung question ulit? Nawala ka eh. Kung pwedeng magamit po sa kanilang workplaces kung pinapa-overtime sila ng Sunday, yung kanilang rights. Trabaho ito sa kumpanya nila. Yes po, kasi kung may service ng Sunday, ay hindi sila mapilit na mag-overtime. Right to exercise religion. Hindi sila maka-attend. Employment contract na nagsasaad na meron silang trabaho kahit Sunday. Kung wala naman, kailangan nila mag-protesta sa opisina. No? Huwag muna sa dole. Ha? Punta muna sa dole. Punta muna sa management. Punta muna sa management. Wala naman ito sa ating kontrata. Bakit nilirin ko naman kung may pumasok ng linggo? Because under the law, kailangan ng isang araw na pahinga sa pagtatrabaho. Okay? One day rest. Nasa labor po talaga yun. So, check niyo po. Yung kanila yung employment contract muna. Okay po.
Thank you, Pastor Larry. Now let's hear from Brother James. Brother James, Doctor. Hello, Father. Hi. Nabutan mo ba yung lesson? Nabutan mo ba yung lesson natin? Simula umpisa? Actually po, ito po yung pangalawang, ito po yung kauna-una ang subject ko po last, first time ko po. Kaya hinahanap ko po siya sa kuwan at nahanap ko naman po. Ang pinakamahalaga po sa akin, doon yung sinabi ninyo, actually, natutunan ko yung napaka-powerful na law is above God itself. Kumuha siya ng tatap na kung saan, mataas sa kanya. Kaya nung sinabi po ninyo gano'n, talagang nagulat ako. Okay. So there is something na above him, which is siya mismo, ginawa po niya yun. Kaya hindi po niya pwedeng sirain. Kaya tayo pong mga anak, may Diyos talaga pag nagkasala, talagang delikado. Yes. Yes, tandaan natin. Yes, tama. Tandaan natin na ang dinala ni Jesus Christ sa mundo ay kingdom government. Hindi democratic government. Ha? Tinuturo po yan, Dok. Yan. Walang democracy sa Bible. Okay? Amen. Amen po. Amen. Thank you. Thank you, Brother James. Let's hear from Brother Nestor. Ginagamit ko po ito. Ha, talaga? Thank you, thank you. Salamat ako, na. Ako, parang ako. Kailangan may tama yung mentality. Nag-aaral po ako ng extra biblical book, banal na aklat, pero sa'yo ko lang po, narinig po talaga yung there is something above God, which is yes. Napakahalaga po sa akin na nalaman ko po yun. Napaka-powerful po, Doc. Yes. Yeah, maraming okay. Salamat. Salamat so, din, ha? Iba yung nakikinig talaga ng mabuti, di ba? Apo. May kaganda. Yes, Doctor. Pastor? Feedback niyo po sa ating lecture today? Ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Pastor Nestor? Hey, attorney, good evening po. Good evening mga classmates. Dalawang bagay lang yung gusto kong linawin, attorney. Parang follow-up doon sa Bill of Rights doon. Kasi yung mga nasa DepEd, mga teachers natin, inuobliga sila kahit na weekend, Sabado at Linggo, sa kanilang trabaho. No? Weekend, Sabado at Linggo. Okay. No, inuobliga sila sa mga extra activities nila. Pangalawa, government teachers ito? Government teachers? Opo, mga government po. Okay. Pangalawa po, attorney. Mali... Yun bang sa kaso na pinipilit kang palayasin dahil hindi mo pag-ari yung lupa o bahay? Di ho ba trespass dwelling sana yun? Ano po? Qualified trespass dwelling. Okay. Ang ginawa ho eh, hinahinanapan siya ng court order o meron ba wala. Pero pinilit pa rin siyang pinalayas. Kaya nagkakaso. Ano ho? Yung bahagi ba yun ng yung Bill of Rights kung saan ay yung dwelling place niya ay pinapalayas siya doon, nasapilitan by force. Noong tanong ko, sir. Okay, so bali dalawang topic yung dalawang question yung binigay niyo, ano? Opo. Pagtatrabaho ng Sabado Linggo at palayas sa kanya sa lupa. Okay. Yung pagtatrabaho ng Sabado at Linggo, again, sila ay government employee. Sa civil service ay meron po tayong sariling pamantayan or law. Di ba? Yung civil service law. Kung sinasabi doon na sila ay required, no, dala ng pangangailangan, dala ng urgency ng situation or para hindi makompromise yung public service, baka po talagang required silang gawin yun. Okay? So, ang lahat po ng mga hindi pagkakaintindihan sa opisina talaga kailangan i-check yung policy, no, yung charter. Kasi kung walang agreement, ang titingnan nyo yung charter o yung office policy. Ano ba yung sinasabi ng office policy? Ano ba yung ginagawang, ano ba yung pinaka-constitution sa loob ng opisina? Yung po yung titingnan talaga ng ating mga guro. Doon sa ano po yung nananaig na policy sa kanilang mga guro. So yun po yung una natin i-check. Kasi pag wala doon, may karapatan ka mag-question pag hindi nakasulat. Okay po.
Pangalawa, doon naman sa pinapalaya sa bahay, pinapalaya sa lupa, eh, kailangan talaga ng due process yan. Diba? No person shall be deprived of his life, property, without due process of law. So, kung nag-question siya, bakit wala kayo court order, eh talagang matatalo ka lang dyan kapag may puwersa naman yung nagpapalaya sa'yo. Tatalo ka eh. Kagaya, alam mo, binili ng SM yung lupa mo, meron sila pambayad sa security, pambayad sila sa mga goons. So, talaga, ang mapapatanggal ka kahit wala kang, kahit hindi sila kumuha ng court order, daanin ka sa puwersa. But that is actually illegal. Okay? Illegal talaga. So, pag dinaan ka sa puwersa, dinaan ka sa power ng tauhan, pananakot, that is illegal already. Thank you, Atore. Thank you po. Thank you, Pastor Nestor. Sir Rodrigo, purpose. Okay, magandang gabi po ulit sa atin lahat. Ako po sa yung insight ko po rito, ako po'y muna magpapasalamat muna po sa inyo, Doc. Dahil nabuksan ang aming mga kaisipan tungkol sa mga bagay na dapat naming malaman. So, we are called as a pastor, as a servant of God. And then we are entering in the chaplaincy in the government area. Dapat lang natin malaman yung do's and don'ts. Yes. Para alam natin kung ano ang ating tinatahak. Hindi yes, kailangan maging hard-headed tayo dahil sa ibang bansa, nung ako'y nag-Saudi, dala-dala ko rin ang pagiging hard-headed ko doon. Sabi sa akin, kung hindi ka nagpunta ng Saudi, hindi ka mabibigyan ng anumang hindi tamang batas. Therefore, kung ano dito ka sa Saudi, kung anong batas namin dito, yun din ang masusunod. Therefore, yes, kung ano yung dapat na gawin natin, yung personal growth ng bawat isang Pilipino, ay kailangan makita natin yung do's and don'ts, yung bill, yung rights to be a Filipino citizen. Yun lang po daw. Yes. Yes, thank you, Pastor. Kasi nga sa Saudi, kingdom government, ang kanilang sistema. Hindi ka entitled makipagtalo. May binayalit kang law nila. Pero po, katindi ang kingdom government. Okay po. Sir Rolando Panyares. Pastor Rolando Panyares. Naka-mute pa kayo. Dinig niyo po ako, Pastor Rolando? Pwede ko ba kayong i-unmute? Sige po. Pass to unmute. Ayaw eh. Ayun, yun. Sige, Pastor. You have 1 minute to give your feedback. Nagsabi na po ako kanina, Doc, sa aking nakita yung 3 kinds of laws. Okay ba yun? Sorry. Yes, ako po yun. Sorry ah. Tapos na pala kayo. Yeah. Pastor Sudan, Jepilda, Pastor Bobby. Pastor Bobby Martinez Jr. Ikaw naman, sir. Apo, ano ko lang po rito yun sa Bill Rights number 5. Opo. Opo. Ito ay nagsasabing na sa atin ang lahat ng karapatan, wag lang labag sa batas. Yes. Opo. Kasi dito mas lumawak pa po yung aking kaalaman about sa right natin ng mag-exercise ng ating pananampalataya. Opo. Kasi naranasan ko po yun eh. Dito na even ang barangay captain, hindi alam yan. Opo. Kasi nireklamo kami rito na maingay. Opo. Parang yung batas ng nuisance. Opo. Eh sabi ko, hindi naman yun sakop ng ano namin. Iba yun eh. Kayo ba yun? Nasa kaka village? Hindi po. Nasa ano kami. Dito sa, bali,
Halugan ko po si Pastor Rodrigo dito sa amin. Wakaw. Pero wala kayo sa loob ng isang village. Yung simbahan niyo. Wala po. Bali, dati itong, ano, dati itong squatter. Opo. Kaya, so medyo, ano, dapat din siguro itong mga barangay officials, eh, bago magsikandidato, eh, alamin mo nang maigi itong mga batas na ito. Bagong batas. Oo nga. Opo. Eh, tinuturuan na lang sila ng gobyerno pag nakaupo na eh. Imagine, gumagastos yung gobyerno natin para lang turuan sila. Eh, sinabihan niya ako na dapat sa bundok daw po ang church. Sabi ko, may tao ba doon? Eh, mag-complain sila kung alam nilang meron kayong binabalay by na violate na batas. Mag-complain sila. Di ba? Hanggat wala kayong... Basta hindi nyo naman ginagawa sa oras ng tulugan. Ay, hindi naman na, po. Oo, wala na i-istorbo. Eh, tuloy nyo lang. Actually, pag Sunday, siyempre, Sunday po, eh, worship service natin yan. Kaya mo. And then, yung mga, hindi naman mga talagang believer, kapitbahay ng church, mga puyat galing sa trabaho, yun, naiingay yan sila. Hmm. Meron kayong ano, no? Banda? May tumutugtog na banda? Meron po, meron. Ayun. Lagyan nyo na lang ng soundproof yung inyong congregation. Baka actually, ito po ay ano, inayos ko naman po itong ano, na ayoko nung masyadong maingay. Actually, hindi naman talaga ganoon. Okay. Pero talagang meron talagang may ayaw dahil sa problemang ng paniniwala. Okay. O ano yung pinaniniwalaan nila. Oo, hindi tungkol sa ingay. Tungkol sa paniniwala hindi, lang. Hindi talaga. Pero ang nakakalungkot lang po nun, yun nga pong batas na dapat eh alam nila. Alam nila yung mga ganyan, o, mga Bill of Rights na yan. Yes. Ayun, hintayin nyo silang sumulat at sagutin nyo rin ang Bill of Rights na statement. I-cite nyo po yung batas na yan pag sumulat sila. Mag-formal complaint sila. Opo. Okay po. Salamat po, Pastor Bobby. Sister Sol Borja, nabuto mo ba yung class from the start, Sister Sol? Sir, parang 1 hour akong nagkoconnect. Ay, ganun. Sorry, ha? Pero yung naabutan ko po, mas naintindihan ko po yung paliwalag nyo kesa po nung naglolo ako. Ay, ganun. Thank you, ha? Diyan ko po. Noon, parang puro takot eh nang nandoon. May background po ako sa law. Ay, ganun. Natapos mo pa yung law mo? Naka 2 years lang, sir. Ah, okay, okay. Pag may tapos, time ka na, pag may chance, di ituloy mo. Diba? Oo nga po, na-inspire ako sir, sa mga sinabi mo, yung di ba, ignorance of the law excuses no one, yes. No one is above the law. Yes. I was inspired na kailangan, parang gusto ko na rin mag-seminar about law naman din. Yes, tuloy mo lang. Dahil required pa rin tayo mag-aral hanggang sa tayo tumanda. Update nga sir ng mga ano, pwedeng yes, atin. Yes. Thank you, Sister Sol. Tapos sir, meron akong question. Sige. Or insight, no, yung sa section 18, no person shall be detained because of his political belief. So, naisip ko lang yung mga political detainees ng panahon ni Marcos. So, yun. Kaya sinasabing that is unconstitutional. Tama po ba? Yes, can you enlighten me? Yung no person shall be detained by reason of political belief. Political belief. Yun po ba yung issue nila doon? Nila ano? O, kasi merong rebellion kasi ang tawag dyan ano, during martial law. Kasi yung setup ng martial law, parang hari, ano, dictator. Iisang ruler. Di ba? Inabolish ang Congress, alala mo? Nawala yes. Ang lawmaking, nawala yung lawmaking body because isang tao na lang yung nagbibigay ng batas. Who is the president himself. Kaya naging tawag sa kanya dictator. Bakit naging dictator? Kasi nawala yung due process ng tao eh. Kaya pag may sinabi ka against the government, ituturing kang laban, kaaway. Oh, kaya nawala talaga yung democracy concept during martial law.
we were democratic country before 19 before BBM ah BBM de, yung tatay before yung tatay maupo tayo ay democratic country eh dahil siguro daw sa pangangailangan na declare ang martial law at nawala yung ating mga rights. Kaya when you say something against the government, that is equivalent to rebellion during that, those times. Okay? Kaya kailangan, ang required that time is to support the government's program, support what is being undertaken by the government, mga programa para sa tao. Kaya pag nag-against ka, ikaw ay tuturing na kalaban, political enemy. Okay? Okay, Mr. Sir. Song? Thank you po. Okay. Salamat sa magandang paliwanag sa mga... Oo nga, mas madaling maintindihan talaga yung democracy pag naintindihan natin yung concept ng gobyerno. Tsaka sir, kaibahan... yung nyo, kakaiba sa law school. Talaga? Salamat naman, salamat. O baka yes. Ano, nagkaedad na ako. Mahal ng konti yung comprehension. Yun yung isang challenge talaga sa akin eh. Ang dami kong nakatrabahong abogado, dami kong oras na binigay sa pag-aaral ng law din. Pero nakukulangan ako. Bakit? Ginagawa complicated, ano? when pwede nang na walang application parang ganun. Oo, pwede namang i-simplify. Yes. Pwede namang i-simplify talaga yung paliwanag. Yes. Tama. Thank you, Sister Sol. Brother Nwakuba Yustasi. Brother Nwakuba. Yes, po. Good evening, po. Are you a Nigerian also? Yes, I'm a Nigerian. Okay, what part of the lesson when you entered the Zoom room? Yeah, honestly speaking, this is my first time with Zoom. I'm used to Google Meet, so connecting so this platform was really a challenge to me. Okay. Which part of the lesson when you entered already? I wasn't even hearing it clearly, to be frank with you. I wasn't hearing it clearly because my signal was kind of bad. So, okay. Yeah. But I screenshot most of the articles. So I'll just take my time, go through them later. Then I'll digest your lesson very well, sir. Okay. Thank you. Thank you for that, brother. Thank you, sir. You are staying in the Philippines now? Yes, po. Which part? Paranaque. Oh, Paranaque. So yes, po. You've been here since when? Oh, not quite long. Couple of the years. I say 2 years plus. No. Almost 5 years now, if I'm not mistaken. You're doing missionary works for the church? Yes, po. Oh, okay. That's great. Yeah, like five to six years. Oh, okay. So long, huh? Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Paul. You're welcome. Welcome. Salamat po. Yes. Let's hear from Roberto Gallardo, brother, pastor. Pastor Roberto. Sir. So thank you so much, yes, sir. Go ahead. Very napakalinaw po ng turo niyo katulad nga nung sinabi ng iba na maging nung kumukuha rin ako ng ilang kurso sa political science ay mas naintindihan ko ngayon. Pero ang maraming very striking pero gusto ko pong doon sa due process no po. Apo. So napakahalaga talaga na alam natin 'yon at ito isa sa mga bibigyan ko ng din bilang isang pastor po siguro na may paunawa sa maraming mga members na kinakailang may due process talaga na, yes, na hindi mawala yung karapatan doon ng isang tao. Opo. Yes. Mas naunawaan ko po ngayon. Diba? Mas malinaw? Malinaw. Thank you po. Kasi dati, parang nakatakot kasi dati na i-exercise yun eh. Pero hindi pala dapat na matakot. Those are inherent rights. Diba? Yeah. Sinimulang i-propagate ni Socrates. Yes. Okay. Salamat po. You're welcome po. Brother Larry Garvida. Reaction mo po sa ating lesson. Yes po. Done na po, attorney. Yung Bill of Rights, Article 3, Section 5 yung sinabi ko kanina. Ah, okay. Kapag comment ka na pala kanina.
Thank you. Opo. Opo. Thank you. Brother Nelon Balasabas? Nelon ba talaga to o Nelson? Brother Nelon po. Ah, Nelon talaga. Okay. Po, Nelon po. Opo. Opo. Feedback niyo po sa ating sa akin naman. Sa akin na ito matapos sa aking isipan dahil kumukuha po ako ngayon nitong chaplaincy. Yung doon sa section 6 ba yun? O 7? Yung rights to travel. Bawat isa sa atin ay may karapatang na pumunta ng ibang lugar. Saan man yun? Yes. So bilang chaplain siguro dala-dala natin kung ano man yung ating natutunan. Mag-minister na, tayo sa ibang bansa. Isang challenge. Oo. Naharang ka na ba minsan? Naharang ka na ba minsan? Hindi pa naman. Parang nakita ko lang na kapag ang sa Pilipino pala ay may kakayanan na mag-travel sa ibang bansa is walang karapatan na harangin ng ano, na tinatawag nating ng namumuno sa bansa. Kasi yung karapatan pala ng bawat immigration. Kasi sa nakita ko po, pag ikaw ay empleyado ng DepEd ngayon, napaka busisi mo ng gobyerno bago ka pakawalan na ikaw ay pumunta ng ibang bansa. So yun po yung nakikita ko na malaking tulong na naunawaan ko po yun na bawat mamamayan sa Pilipinas is may karapatan siya mag-travel. As long as na maibigay ang mga documents. Salamat po. Tungkol dyan, you're welcome. Tungkol dyan, meron tayong batas na nabuo later on about office. May mga taong hinaharam at hinahanapan ng mga travel ticket pabalik, no? Plane ticket pabalik kung uwi ka. Yung pagko-question na yan ay galing doon sa law na yan, yung anti-human trafficking law. Sinisiguro ng immigration na okay, babalik, hindi ka magiging mabigat sa ibang bansa at hindi ka magiging rescue victim later on. So it's just a question of anong gagawin mo doon? Meron ka bang ticket pabalik? Meron ka bang pangkasos doon? Sinong sasagot sa'yo doon? Saka titira doon? No? It's just a line of questioning actually to safeguard your life and liberty. Kasi baka pupunta ka doon, gagamitin ka ng ibang bansa for criminal activities. So, it trato nyo siya as something to protect you. Kaya ka kino-question. Because baka may mga bagay na hindi ka naiisip. Oo nga. Na-check mo ba yung kausap mo, anong gagawin sa'yo dyan? Kasi alam niyo yung kaso ni Mary Jane Veloso? Naalala niyo? Mary Jane Veloso? Naalala niyo yung kaso niya? Yes, sir. Ha? Di ba convicted drug siya sa courier. Indonesia? Oh, drug courier. Yung, ang tawag doon, mule, di ba? Drug mule. Mm-hmm. Itinatanim sa katawan yung drugs para i-travel. So, dahil sa mga kasong ganyan, naghihigpit yung ating bansa. Anong objective? Para proteksyonan tayo bilang citizen. Dahil later on, magiging problema tayo ng bansa pag hindi nila ginawa yun. Okay? Kasi may mga taong nagsasamantala. Yes. Yes. Ano ko po kasi, Doc, marami po ang nabalitaan na pag ikay DepEd employee, ay parang ayaw nilang lumabas ka sa ibang bansa once ay ka-empleyado natin. Ano ba to? Panahon ni VP Sara o panahon na ni Angara? As of now, Doc, dahil napakarami po ngayong mga guro na pupunta ng ibang bansa. Tumahanap na the greener pa. So, parang yung section pong yun, parang lumalabag po sila sa karapatan ng mga guro na makapag-travel ng ibang bansa. Okay. Nako-question lang naman siguro. Hindi naman totally hinaharangan. No. Meron parang ano po, talaga, di pinaalis. Parang ayaw nila.
Kasi isang ayon po sa report ngayon ng Teachers Dignity Coalition is napakarami na pong teacher na ng ibang bansa. Na which is asset dapat ng Pilipinas, ang talento ay napunta sa ibang bansa. Okay. Pwede lang natin magawa talaga dyan is kung nagiging majority na yung migration ng mga teachers, eh, problema yan. Kailangan ayusin ni Secretary Angara yan para hindi umalis ng teachers natin. Kailangan sila ng ating mga kabataan. No? Baka mga mahuhusay na teachers yung umaalis. Eh. Kailangan natin sila para maturuan ng tama yung ating mga anak. Di ba? Yes, Doc. Yan po internal na problem yan. Yan po nakakalungkot ngayon dahil napakarami po ngayon ang nagmamigrate sa ibang bansa ng mga guro. Yeah. Sana ma-resolve yan ni Secretary Angara yung magbigyan sila ng tamang benefits para hindi umalis. Okay? Thank you, Brother Nelson, for that. Erbihon, Pastor Erbihon Labrador, Pastor? Doc? Oh, very magandang gabi. Yeah. Magandang gabi. Very quick lang. Sige po. Share your feedback. Ano po yun sa... Yeah. Maraming salamat po, Doc. Eh, dahil po marami po kong natutunan. Kasi po, as a chaplain or pastor, need po talaga namin dito. Kasi po, hindi naman po kami abogado, pero marami din nagtatanong sa amin. Lalo na mga kongregasyon po. Yes. Then po, usap po kung lupon po sa barangay. Kaya po, marami po kung lupon talaga po. Kaya lahat. Yeah. Salamat po. Naiisip namin palagi kapag meron pupunta lang sa barangay, ang isip na namin, napunta lang kayo sa korte. Hindi namin alam kung anong solusyon yan. lalo na po kung ano po kanang lupa po ang pinag-aawayan po nila. Mahirap po talaga. Pero ganito po talaga, no? Marami po kong nalalaman ito po sa Spirit of the Lord po. Marami po kong natindihan po dito. Yes. Sana po. Yes. Tuloy niyo lang po pag-aaral, ha? Tuloy niyo lang para walang mag-take advantage sa atin. Okay? Yeah, yan ang isang shield natin laban sa mag-take advantage sa atin. Kahinaan. Okay? So we need to be strong with full knowledge of the Lord. Thank you po. You're welcome po. Sister Gladys Rodriguez. Good evening po. I've learned a lot po tonight and opo. Thank you po kasi po, yun po, makikita po talaga na importante na may alam tayo about sa law and especially sa mga ministry namin, maraming nagtatanong. So may mga mai-impart po kami sa kanila. So yun po, thank you po sa lahat ng lessons. Yan, salamat din po, Sir Gladys. Pastor Vincent de la Serna. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Doc. Opo. Marami po akong natutunan ngayon. Ito po ay mga katulong sa ministry ko po dito sa school, sa community, opo, sa community, sa mga parents, sa mga darating pang ministry. Maraming salamat po sa pag-impart niyo po ng knowledge regarding sa Philippine Constitution and philosophy. Thank you po. God bless po. Po, welcome po. Thank you, Pastor. Pastor Reynald Lagrimas. Naabutan mo ba, Pastor Reynald, yes, from the start? Yes po. Learned a lot po. Lalo dun sa sinabi nyo, dun sa natural rights, no, na ito ay hindi talaga pwede ma-question dahil given to sa atin ng ating Panginoon. Yes. Yung very simplified na pagbigay po sa atin ng mga karapatan natin, ng ating Bill of Rights. Thank you so much po. Yes, yes, thank you. Welcome po. Salamat po pag-attend. Dr. Luke, I hope you were able to follow our lecture.
Yes, magandang gabi sa lahat. Thank you so much. I'm so much happy. I understand the entire lecture. I really followed up. I am part of everything. I understand the constitution, all the principles. Anyway, I have prior knowledge of those. I am more delighted to understand that the constitutions and laws of the Philippines also align with almost all the constitutions of and the principles of constitution in some government and countries I've been in. And with my little exposure, I have diploma in law. I understand it very well, and I really appreciate your lecture. Thank you so much, sir. Thank you so much also, Dr. Luke, for your attention. Thank you. Hope to see you soon. Huh? Right, sir. Yes. Pastor Phoebe Tadlas? Nabutan mo rin yung class natin from the start, Pastor Phoebe Tadlas? Opo pa. Ay, opo, Doc. Thank you so much po. Marami po kaming natutunan, lalo na din po yung sinasabi nga po na kung babasahin mo po yung buong batas po, parang sa haba po, parang hindi ko talaga maintindihan. Pero kanina po, nung narinig ko, malinaw po. Parang yung sinasabi siguro na parang nag-attend rin ako ng klase ng ilang taon. Sa ilang oras lang na pakikinig. So maraming salamat po kasi gaya nga po sa mga ministries na hinahawakan natin sa churches po, may mga problems po talaga na dinudulog sa atin na ang hirap po pagka wala ka ring masabi kasi wala din mismo, ikaw mismo wala ding alam. So yun po, malaking bagay po ito na ma-impart din po namin sa ibang members at lalo na po yung mga ministries din na hinahawakan namin, may kinalaman din po sa mga batas. So maraming salamat po. God bless you po. Yes, thank you, Pastor Phoebe. Salamat po sa iyong feedback at sa mga natutunan mo. At last but not the least, si Brother Pastor John Buhat. Pastor John. Hello po. Ayan po. Glory to God po, napaka productive, meaningful, and napupuno po eh. Pero isa po sa nag-mark po talaga sa akin is when we are creating law, it should benefits yung mas marami, hindi lang one organization. Yes. So parang nag-strike din siya sa akin not just by the law itself sa atin, but in a personal way as well. Laging hindi para sa isa. Yes. Bagay lang. So with the Bill of Rights, it will help my service as a chaplain, especially in doing counseling. Kung mapupunta ko sa ilang like sa mga na nabilanggo, sa mga na even sa as a church, even sa community natin. So yes. I could provide not just spiritual but also legal action. So yes. Yun po. Iba pa rin po yung may alam sa batas. Yes, di ba? Sa katandaan natin, never nagumawa ng law and Diyos favoring special people. Di ba? Yes. Lahat ng ginawa ng batas ng Diyos ay pa sa lahat ng human beings. hindi pwede yung para sa isang grupo lang ng mga human beings. Walang favoritism ang Diyos. Ha? Walang favoritism. Lahat ay favorite niya. Everybody. Whatever race or color. Okay? So, pasensya na po at nag-overtime tayo. Lahat po ba nakapagsalita na? Lahat po? Lahat naman siguro, no? So, taas lang po kamay yung hindi pa nakapagsalita. Ha? Can you open your video so we can have screenshot? Picture. Mas maganda at souvenir, no? Picture po tayo.
Yeah, Dr. Luke, can you open your video? Pastor Nestor, yan, Pastor Renald, Sister Sol, Pastor Nestor, Brother Makuba, Pastor Ustase, Sister Gladys, pa-open lang po video. Let's have photo shoot now. Screenshot. Ready? Sister, Brother Ustase, please. Okay. Smile! Ready? 1, 2, 3. One more. Kawai kawai. Wave. Wave, wave. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much. The next session would be very, very interesting because we will talk about marriage and family law. Na siyang pinanggagalingan ng ating social ills. Ah, lahat ng problema daw natin ngayon sa ating kultura, sa ating society, community, ay nags- lahat sa pamilya. Kaya matututunan natin yung ugat na alam natin kung paano natin pipigilan yung problema bago lumaki sa loob ng pamilya. Okay? See you on the next session. Sir. Yes, sir. See you. Thank you so much po. Your PowerPoint. Yes, thank you po. Ah, yes. Send ko kay... Thank you po, Doc. Yeah, you're welcome. Send ko kay Ezra. Share niya sa inyo sa Google Drive. Kasi may thank you po, Doc. Thank you po, attorney. Thank you po, Doc. Yes, po. Yes, as all. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat po. Welcome. Thank you so much. Enjoy the rest of the day. Bye-bye.